Good day mga tol, kumusta? Welcome back again dito sa aking channel. So for today's vlog, mag-change all ako nitong aking Smash 115. Oras na rin para palitan natin yung ating langis ng ating motor. Napaka basic lang naman nito mga tol. Kung nagbabasa kayo ng manual ng ating motor, kanya yung gawin pag-change nitong motor. So magbabasa lang kayo doon sa manual na nakasulat doon. So susundin nyo lang yon. At madali nyo lang na gagawin yon. So before natin i-change oil, mag-intro muna tayo. Alright. So, nasa harap ko yung mga kailanganin natin. So, mayroon ako ditong itong Shell Advance EX7. So, ito na yung ginagamit ko for siguro more than 5 years na. Ito lang na langis ang ginagamit ko. Wala nang iba. So, 1 liter siya kasi magpapalit ako ng oil filter. So, mamaya explain ko sa iyo kung bakit 1 liter tong gagamitin ko. So, may ano tayo? May wrench number 14 para doon sa ilalim na ano natin yung oil plug pag gagamitan natin ito. At ito rin na wire wrench, pero yung gagamitin natin is yung 8mm para dito sa oil filter bolts. Tapos yung ito yung pag-ano natin ng langis, langgana, plies na long nose. Prepared ko yung long nose para panghatak doon sa dating oil filter natin doon. Tapos yung embudo para mamaya pag papalitan na natin yung langis, dali natin ipasok doon sa tangke. So tara! Yun nga pala, marami kong nababasa doon sa group page ng Smash Users or Smash Nation sa Facebook. So marami nagtatanong doon kung ilang kilometer ba bago tayo mag-change oil. So, base dito sa ating manual, so nandito may manual ako. Kung makikita natin dito sa engine oil, ibig sabihin ng R is replace, yung I inspect, yung T is tighten. So dito sa 1000 kilometer, after ng ilang kilometer, kailangan na munang palitan yung oil. So yan, 1000 kilometer, then after 4000 kilometer or 4 months, kailangan muli i-change oil. Kung alin ang mauna doon, mag 4000 or maging 4 months na yung ano mo pero hindi pa siya nagpo 4000, kailangan muna siyang palitan. So dito may 4,000 kilometer palitan, may 8,000, pag 8,000 umabot na ng 8,000 yung kilometer, palitan mo na uli. So pag umabot uli ng 4,000 or 12,000 na siya, from 8,000 to 12,000, kailangan mo na rin palitan uli. So ibig sabihin pala nun, every 4,000 kilometers ka mag-change oil. So sa iba, kung kayo nag-change oil ng 1 kilometer, hindi, 1,000 kilometer, I mean, wala namang problema doon. Nasa inyo yun kung mapera kayo or may buwan-buwan may pambili kayo ng oil. Wala namang problema doon. Pero base sa ating manual na nandito, so nakita natin from 1,000 to 4,000 to 8,000 to 12,000 kilometers, doon kailangan palitan. So ibig sabihin 4,000 kilometers talaga yung pagpalit ng oil natin. So yun lang tol, walang problemang magbasa dito sa ating manual kasi kaya nga to nandito para pagbasihan natin sa pag-maintain ng ating motor. So yun lang, dagdag kaalaman lang, galing lang yun sa ating manual. Tara, sisimulan ko na yung pag-change oil. So ngayon, bago pala tayo mag-change oil, bago natin buksan yung ating makina, painitin muna natin siya ng at least 3 to 5 minutes para maging malabnaw yung ating langis. Kumbaga para madulas siya, parang tubig. Kasi kung malamig siya, medyo malapot ang tulo noon. So para hindi makaka-circulate ng maigi yung ating oil para lumabas. So kanina ko pa to pinainit. So i-off ko muna kasi para lumamig na. So palamigin muna natin ng konti bago natin buksan yung nasa ilalim. Yan mga tol, medyo lumamig na tong ating makina. Tuturo ko sa inyo yung aling kailangan buksan dito kasi baka malito kayo. So, ang kailangan nating buksan dito ay itong screw na to. Huwag ito ha, hindi yan ha. Kasi maraming nagkakamali eh. Ito yung binubuksan, dapat ito. Itong malapit dito sa step nut, dito sa brake pedal. So bubuksan ko na yung plug ng ating oil.
So, ingat lang kayo dito sa Cambodia, medyo baka pag mainit pa, mapaso kayo. So, gagamitan ko ng size 14 na wrench. Position na rin nyo yung langgana dito para yung langis masyadong tumapon, baka tumapon dito sa side natin. So, ingat-ingat lang kayo, baka yung iba kasi na puputol yung plug doon sa ano mismo. Pag matigas, huwag nyong pilitin pag mainit pa kasi puputol yung plug noon. Medyo matigas. Sige, mamaya lang ulit pag nabuksan ko na. So, nabuksan ko na siya. So, karagdagan pala, kailangan yung center stand para mas madali nyo siyang ma-access. Kasi kung naka-side stand, baka tumumba yung motor. Hindi yung masalo, kaya pang matumbahan. So, bago ko siya buksan ng tuluyan, bubuksan ko muna itong dito pala sa atin, sa takip, dito sa taas. So, kung medyo matigas, gamitan nyo ng plies. Katungan nyo lang ng tela to para hindi masyado magasgas yung takip. Lalo na doon sa mga maselan na ayaw magasgasan yung takip. Kagaya ko. Iitin nyo na lang, medyo matigas pa. Alisin nyo muna to, bago nyo tuluya, alisin yung plug doon sa baba. Ganyan na lang, buksan natin. Huwag mo nang alisin para hindi mawala. Yan, napakaitim. Sinagat ko kasi siya sa 4,000. Rechange ako, I believe 4,000 kilometers. Base yan sa ating manual. Hindi base para sa sarili kong kagustuhan. So, patuloyin mo muna natin. So, habang pinapatuloy natin yung langis doon, bubuksan din na natin yung oil filter screw dito para makaano na yung langis dito, makatulo na. So ito yung ano, yung oil filter, Suzuki talaga siya, genuine. Mabibili nyo to sa mga Moto shop, that marami diyan available to kung saan sa Moto shop. Basta sigurado niyo lang na genuine to or legit para maganda yung performance sa ating motor. Alisin ko muna tong bolts dito. So, pagpukas yan, sigurado yun yung nakasalutong planggana natin kasi tutulo din yung langis dito. Dahan-dahanin nyo lang na buksan para hindi bumuluwak yung langis. Kung natanggal nyo na yung takip ng ano natin, oil filter, check nyo rin para kung intact pa yung ano natin, yung rubber dito, o-ring na tawag. So, siya yung nagpipigil dun sa pag-leak ng ating langis. So, linisan nyo na rin para walang makahalong mga dumi. Gamitan nyo na lang ng trapo. Medyo malinis. Ito ang napakadumi na. So, sa pagtanggal nitong oil filter, ginagamitan ko ng long nose para madali mo siyang ilabas. Itin nyo na lang ganito. Nalabas na yan. O kaya ka mo, dalirin nyo na lang. Para sa akin, mas maganda yung pa rin yung ginagamitan ng plies. Patuloy nyo muna lang ito para makalabas yung mga ano pa dyan, yung langis. Habang nagpapatulo tayo ng ating oil, sasagutin ko muna yung tanong kung bakit 1 liter yung ipapalit ko dito sa motor natin. So, magbabase pa rin tayo dun sa ating manual. So nakalagay dito, approximately 800 ml of oil will be required when changing oil only. So nakalagay doon, approximately 800 ml lang yung ilalagay kung mag-change oil lang tayo. So magpapalit ako ng oil filter, so kailangan natin talaga is 1 liter. Kasi yung mga ano na natin dito, kung tanki lang, kukulangin, mapupunta pa yung langis dito sa parte na to. Kaya talagang 1 liter yung kailangan ng ating motor. Kung 800 lang, kukulangin talaga. Medyo kulang sa ating makina para maging maganda yung andar ng ating motor. So yung kada palit nyo ng oil filter is 1 liter. So pag change oil lang kayo, 800 ml lang ang kailangan ng ating makina. So yun pa rin, nakabase pa rin dun sa manual na ng ating motor. Kunting ideal lang mga tol. So bago ko siya ilagay dun sa filter chamber, binababad ko muna siya ng oil para mas ganda na yung ano natin, yung circulation ng langis dito sa filter mamaya pag pinaandar na natin. Ibababad ko muna siya. Pakunti-kunti lang, huwag nyo lang lagyan masyado kasi baka tumulo ng tumulo. Masasayang din yung langis. So, yun lang, konting kaalaman. So, yun mga tol. So, ibabalik na natin, lalagyan na natin itong oil filter dito. Pinunasan ko na rin siya at nilinisan para yung mga tira-tirang oil ay mawala. Babalik na natin dito. So, itong may butas na to, siya yung nakaharap doon. Pero masagad natin. Yan. So, dito naman sa cup natin, oil filter cup, mayaro siya dito sa baba. Siguraduhin nyo na nakababa, naka ano yan sa baba. Hindi pa taas, hindi pa tagalid. Hindi pa baba siya talaga. Para mas lapat siya dito sa motor natin. So yung o-ring, okay pa naman siya.
Wala pa namang masyadong crack, kaya pwede pa naman natin gamitin. So yan mga tol, na ibalik na natin. Hindi ko naman siya masyadong hinigpitan. Yung tama lang na di nyo na kayang pirosahin na higpitan pa. Huwag nyo nang pilitin. Hanggang doon lang para hindi ma-boosted yung ano natin. Turn. Sunod kong ibabalik yung plug doon sa ilalim. So naibalik ko na, pero hindi ko naman siya hinigpitan na masyado. Yung sakto lang na makano sa ano natin. O, huwag kayong magkakamali ha, baka ito yung binubuksan nyo, lalo na yung mga nag-DIY lang. Yung bubuksan natin yung nandito sa gitna, hindi yung dala sa gilid na malapit dito sa tambucho. Ipitan ko muna to, and lalagyan na natin ng langis. So, lalagyan na natin tong langis. Alam nyo na kung bakit 1 liter. Nagpalit ako ng oil filter, kaya 1 liter yung ilalagay ko. So, tara. So yun mga tol, na naisalin ko na doon sa ating makina. So linisan nyo rin yung ano, yung ating oil cup para huwag magkaroon ng debris. Pagsusukatin na natin yung ating oil. Yan, makikita nyo, nasa tamang level siya. So di ko pa siya pinapaandar, tatakpan muna natin. After nito, papaandarin natin yung motor para mag-circulate na yung ating langis dito sa ating motor. Ito natin yung nice, panghigpit nitong ano, oil cup. So yun mga tol, so naano natin, naisalin na yung langis. Naikpitan ko na rin yung cap. Palagi nyong i-check bago kayo magsalin ng langis. Dapat naka-plug na yung ano natin, yung screw plug dun sa ilalim. Tapos yung mga, yung oil filter dun sa gilid, para walang masyadong mag-leak or hindi nyo ma-misplace yung oil. Kasi one time nangyari sa akin na nun, ito share ko lang. Hindi ko pa pala na-plug yung screw dun sa ilalim. Nagsalin na ako ng langis, tumulo ng tumulo. Kaya parang nakalimutan ko yung step by step procedure noon. Mamadali kasi ako na gagamitin ko yung motor, kaya kailangan ko lang i-change oil. Kaya yun, ngayon doble ingat, kaya talagang kailangan nating i-check muna yung mga screw, yung plug dun sa screw na kailangan lagyan ng plug. Papaandarin ko na muna para mag-circulate na yung langis sa ating makina. After that, pwede na natin gamitin ulit. So ito yung konting kaalaman ko lang sa sarili ko. Change oil ako. Kung kaya ko naman gawin, ginagawa ko dito. So nakabase pa rin yan dito sa manual ng ating motor. Hindi mo naman kailangan pumunta pa ng motorcycle shop para magpa-change oil. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Kung hindi nyo kaya, di pagawa nyo sa iba. Pagawa nyo dyan sa mekaniko, expert. Pero ako, sa akin, ako kasi tagal ko na rin ginagawa to. For almost more than 5 years na rin ako nag-change oil, pati doon sa motor na yon. Ito yung panguna, EX70. C70 ng Honda. Ano natin yan, kukontent natin yan. Pag nagkaroon tayo ng oras, yung Honda C70 naman ang ano natin, alagaan. So for now, so salamat sa mga nanood at sana may natutunan kayo dito sa aking vlog. So napaka-basic lang dito ang pag-change oil. No need nating pumunta pa ng motorcycle shop. At hindi ko naman kayo ini-encourage hindi na kayo magpa-change oil sa motorcycle shop. Yung kaya naman natin gawin is gawin na lang natin dito. Pag kalimutan, may manual, magbase lang tayo sa manual. So share ko rin pala dito. So wala naman tali yung smash natin is walang odometer na yung digital na mga ano na ngayon na pag ganitong kilometer, nagre-remind sa atin yung motor natin na kailangan ng i-change oil. So ang ginagawa ko, yung odometer, niwawa ganyan, pinipicturean ko lang siya, then nagpa-plus ako ng 4,000. So kung umabot na ng ganong kilometer, so doon ako mag-change oil. Lang. Share ko lang yung aking idea kasi wala naman talaga yung hindi pa latest digital yung ano natin, yung odometer para mag-remind sa atin na kailangan ng i-change oil yung motor. So, yun, salamat sa mga nanood at pag-like and subscribe na rin tong aking channel sa mga gustong makapanood dito para titid kayo sa mga videos na in-upload ko. So, that's about it. Palagi nating tandaan at palagi tayong mag-ingat at palagi magdasal bago sumakay sa ating motor. You know the drill. Ride safe. Salute. Peace out.